Okay, so yun po mga kababayan, magandang gabi sa ating lahat. Welcome po rito sa channel natin na Joshua Corpus Vlog. By the way mga kababayan, ito ah, mainit-init po na balita. Okay, alam niyo po ba na libo-libo po na POGO workers lumayas na mula dito sa Pilipinas? Napalayas na ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagsiuwian na po, lalong-lalo na sa China, mga kababayan, yung mga POGO workers o yung Philippine Offshore Gaming Operations. Okay, yung mga manggagawa po nun. Matatandaan po natin, July 22, mga kababayan, di ba, totally dineklara ni Pangulong Bongbong Marcos yung total ban ng POGO, di ba? Dineklara ni Pangulo. Dahil po sa kaliwat kanan na naririnig po ng mga krimen, kaliwat kanan po na kumbaga hindi mo na masisikmura or hindi na po masikmura mismo ng presidente yung mga nangyayari, mga abduction, kidnapping, yung mga torture, yung mga human trafficking, ganyan mga kababayan. Then meron pang murder na bali-balita po, na kung saan halos sa kung hindi araw-araw, kada linggo, hindi po nawawala na laman ng balita yung connection po sa POGO operation, mga kababayan. Kaya po last July 22 sa pangatlo po na sona ni Pangulong Bongbong Marcos, totally sinabi niya na ban na nga po yung POGO, mga kababayan. And yun nga, after po nun, di ba, July 22, tayo po, inabangan po natin kasi nasa almost 20,000 yata yung POGO workers dito sa Pilipinas. Legal tsaka illegal kasi mayroon ding mga illegal mga kababayan. Ngayon, tiningnan po mga kababayan natin yung ginawa po na tawag nito na operation ng pagpapauwi po sa kanila, pagpapalayas dito sa Pilipinas. Kasi yung iba po, visa nila mga kababayan, kaya sila na sa Pilipinas, dahil lamang dyan sa trabaho nila sa POGO. Ngayon, mga kababayan, alam nyo po ba na libo-libo na ang pinauwi o pinalayas mula rito sa Pilipinas? Okay, para may ano tayo. Nabalita na po ito sa Philippine News Agency, tapos itong gagamitin natin, which is sa PhilStar mga kababayan. Sabi dito, over 3,000 POGO workers left the Philippines after the visa downgrade. Kasi yung visa nila talagang paso na yun, mga kababayan. So, alam nyo, nangyari kasi, binigyan po sila ng 60 days para lisanin ang Pilipinas. Or else, magkakaproblema po sila dito sa Pilipinas. Itong mga POGO workers, itong mga visa po, mga kababayan, kaya nandito sa Pilipinas, yung trabaho po nila sa POGO, magkakaproblema sila kung hindi sila aalis. Ngayon, libo-libo na po yung umalis mga kababayan. Okay, sana yan. Iano ko lang ha. Ayon po rito, more than 3,000 more than 3,000 workers of the Philippine offshore gaming operators have left the country after their visas have been downgraded, the Bureau of Immigration said. In a press release on Saturday, kahapon po, September 28, the Bureau said that it downgraded 5,955 visas of POGO workers as of September 24. Of the total downgraded visas, 55% or 3,275 POGO workers have already exited the country or lumabas na, mga kababayan. This development comes days after the task force POGO closure, which consists of various government agencies. Ayan. So, kailangan pang, ano yun, paigtingin. So, at least nakikita po natin na may pagsisikap po yung administrasyon na to. Okay. So, ayan na, mga kababayan. Sasabihin ng iba, yung presidente, hindi matino yung pag-iisip, may sabihin mayroong problema sa pag-iisip si Pangulo kasi epekto na daw po yan mga kababayan ng labis po na paggamit
ng pinagbabawal na substance or gamot. Diba? Yan po yung mga argumento, yung mga chismis, yung mga marites nila. Yung nakaraan nga, ginawa ng kwento si Pangulo. Nitong mga DDS, mga kababayan, na may inaabot daw. Yung pala, PIN lang yun. I don't know kung sa Bagong Pilipinas ba yun or PIN ng Partido Federal ng Pilipinas. Yung partido ba o sa Bagong Pilipinas, mga kababayan. Talagang matatawa ka na lang sa very frustrated na mga moves po nila. Ngayon, ito po, napaka-tapang po ng itong ginawa po ni PBBM na laban. Alam niyo, mas matindi pa to sa war on drugs. Mas matindi pa sa war on drugs to yung POGO, kasi kasama po or kasabwat dito yung mga malalaking sindikato, mga kababayan, na mga nasa likod po nito na binangga ni Pangulong Bongbong Marcos, na in fact yung iba ay nagtatago pa sa ibang bansa. Diba? Oh. Yan po yung brand ng weak leader. Yan po yung brand ng adiktador. Yan po yung brand ng isang presidenteng bangag para sa kanila, mga kababayan, na merong jackballs na kaya pong panindigan ang sinasabi. Kasi kung wala pang yung mga napapauwi, kung wala yan, walang napauwi, walang na-deport, wala pong tawag nito, from time to time, walang mga raid na nagagawa, di ba, na very successful, mga kababayan. Sa tingin nyo po ba, magkakatiwalaan nyo pa ba yung ano, yung pamahalaan, ang mga sinasabi ni PBBM? Di ba nakita ninyo, mga kababayan, pag sabi niya, okay, total ba na yung POGO? Ganto ganyan. Kaliwat kanan ng mga raids, tapos talagang dikdikan po, yung Quadcom Committee, dikdikan. Kasi, mga kababayan, konektado-konektado POGO, drugs, ganyan. Hindi po basta-basta ng mga hearing ang ginagawa, mga kababayan. So, masasabi natin na step by step, matagumpay po ang administrasyon ni PBBM. To talagang napakaraming problema na kailangan harapin ng presidente. In fact, pag pasok niya, mga kababayan, nagre-recover pa kasi tayo from the pandemic. Hindi po basta-basta na situation yun, mga kababayan. Pero ayan, at least welcome development po ito na maririnig ng bawat Pilipino. Alam nyo, yung mga kababayan po natin, once na marinig nila yung POGO, bad trip po sila. Nababad trip sila. In fact, mga kababayan, yung pagdami pa nga ng POGO, binabato pa yan kay Pangulong Bongbong Marcos . Diba? Nagparami niyan si BBM. Wow! Kakaupo lang ni BBM Ni PBBM. Or before pa umupo si PBBM, may mga raid na po na ginagawa laban sa POGO, mga kababayan. Nakakaya talaga yung mga, ewan ko saan po yung utak nitong mga kritiko ng presidente. So ayan, malinaw yan, mga kababayan. Napalayas na po ang libo-libong mga POGO workers mula rito sa Pilipinas, at napabalik na sila sa saan sila nanggaling, lalong-lalo na sa China. Yan po ay mandato o utos mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. So once again, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.